Time check 6:02 PM mga kabolers. So today is October 4. So kahapon, ngayon ko ma-upload yung Teacher's Day. So mamaya, hindi naman prank to mga kabolers. Pero, nalaglag yung ano. Yung sampayan. Kasi nga, mga kabolers, yung intro na to ay ang intro na to ay tungkol sa pag-surprise ko kay Joy do sa inedit ko kanina na mga voiceover sa last vlog sa Teacher's Day na vlog namin. So happy Teacher's Day po ulit sa lahat po. Syempre hindi ko rin pwede makalimutan na batiin yung papa ko na happy Teacher's Day din po pa. Professor po yan si papa eh. So happy Teacher's Day pa. So tsaka nga pala condolence po sa mga doon sa Teacher's Day na sa Thailand, yung nasa bus na yung mga bata ay maraming namatay dahil nasunog po yung bus. So pagpray po natin sila. Tapos ito po yung vlog na yun. So yan, nalalabas ko yung vlog. And sana panoorin nyo po yan sa mga hindi po po nakapanood. So yun, pasakay na yung mga bata kasi nag-follow up sila ngayon. Ulit yung mga bata ngayon, nag-decorate ulit. Kasi nga bukas Sunday pupunta sila. Friday pala ngayon. So Sunday pupunta sila ng school. So ngayon ito, si Joy, sasabihin ko mamaya, i-vlog ko ng palihim tong mamaya na hindi niya makikita na binavlog ko habang pinapanood niya yung Teacher's Day na vlog. And hopefully ma-surprise siya and matuwa siya sa vlog na inedit ko. Laters! Uy, nagawa na yung sticker ko mga kabolers. Dito na ako nagpagawa kasi mga kabolers, dito sa amin sa Paula Homes para mas malapit sa amin. Pwede ko magbuksan? Mura lang to. Dami, pakita nga doon sa vlog. Wow! Pakita ka na isa. Pats, maganda ang gawa. Ang ganda ng gawa niya. So, subscribe po kayo mga kabolers. More stickers po kami. Yan po mga kabolers. Nakababa na si Joy. Nakauwi na po kami. Tsaka natid na namin yung mga classmates ni Kian. So, yun po mga kabolers. Pagpasok ko ng kwarto, ng bahay, sasabihin ko, i-play namin yung Teacher's Day special, yung previous vlog namin. Yan, ilalabas ko po yung vlog. So, yan, tingin natin yung magiging reaction ni Joy mamaya. I-hidden cam ko lang. Let's go. Nab! Paki-play yung pa-remote sa TV, loves. Wait lang daw. Yan. Send mo na yung link sa classmates mo. Send mo na yung link ng YouTube ng kaboler. Tara, love. Ito yung ginawa nila mga kabolers, I'm the king of the Paula Homes! No, joke lang. Ano? King of the jungle? So, ayan. Okay. Sa Sunday, mag-ano kayo, ha? Decor kayo sa school. Sige na. Send mo na yung link para mapanood nila yung Ganda, may flower po. Matutuwa yung professor teacher mo. No, love? Play mo na yung love, YouTube. Pakuha na yung phone mo. Play mo na. Kinuha niya yung phone sa taas kasi diba, yung namin, yung remote. Umaasa kami sa cellphone niya. Itay natin, bababa na yun. Tingnan natin yung reaction niya.
May iyak kaya siya? Baka hindi. Tingnan natin. Kasi ako, sobrang naiyak po talaga ako. Pero, tingnan natin. Ipababa na siya. Lab! Tara! Layo mo na, Lab. Hala, bakit? Baka pinalitan nila yung ano? Nga, yung picture. Sige pa. Sige pa. Sport na lang. Para mas maliwanag. Tapos back? Back mo na. Ayan. Play mo na sa YouTube. Kaballer. Lakas. Ayan. Happy Teacher's Day! Happy Teacher's Day, Tito Enjoy! So, 360. Pero sa ibang TV, ano siya? Oh, 1,000. Pigilan ng mga estudyante na mag-share sa amin ni Tita Joy. First time voiceover. Bakit mapunta? Hindi ko alam, mayroon pwede pala yun, ha? Makatulong po kami sa mga kabataan na lumalaban na pasensya niya sa eskwela, paglaban niya sa araw-araw na buhay. So, ayun, tapos na po. Oh, kasi paborito ni Kian niya, friends. Maraming salamat, love. Dahil sinungan mo ko lumaban at hindi sumuko sa amin ang buhay. Salamat dahil nagsilbi kong pangalawang magulang ng aking mga anak, lalo na kay Kian. Thank you, love. At nagbibigay pag-asa at motivasyon sa magulong mundong kinaharapan nila. Huwag po kayo titigil, mga teachers ko. Tulad ni Joy, hindi po siya tumitigil. Kasama ako, natulungan ang mga kailangan tulungan. Hindi namin alam kung bakit ganito ang mundo. Napaka-unfair ng mundo. Napakalupit ng mundo. Mga batang palaki ang problema sa pamilya, sa pag-aaral. Kailangan lang natin sila ikaw. Hindi naman natin pwede sabihin na maging top 1 kayo. Kasi isa lang ang top 1. Thank you po sa lahat ng mga nanonood, sa lahat na nagsusuporta. Amay po, thank you po. Be inspired and motivated. Thank you! Thank you. Get an extra boost of confidence. Colgate Fresh Confidence. Happy Teacher's Day. For 10 times longer lasting cooling. Try Colgate Fresh Confidence. Now with ultra-free technology. May approve the setup ng new Nescafe sugar-free. Parang naiyak ka lang kasi naka-vlog. Try it now. Ay, luha mo. Matras na kasi lang. Paano sinabi mo? Sabi ko sinabi. Okay. Good job, good job. Be inspired and motivated and let's continue supporting and motivating a lot of age. Hindi lang matanda, matibata. Ano masasabi mo sa mga estudyante? Kailangan mo muna. Ano masasabi mo sa mga estudyanteng lumalaban na sa tunay na buhay sa labas ng eskwelahan? Actually sa
Hindi lang sila yung second best. Hindi sila yung second na natulungan namin. Kasi na nagtuturo ako. Same situation. Yung mga lumalapit sa amin mga bata. Pagay si Kian, di ba? Hindi sila nalalayo sa mga... Hindi sila nalalayo sa mga lumalapit sa akin. So, binibigay ako sa akin ni Lord yung mga taong kailangan ng help ko. Sabi. So, di ba? Hindi yung cycle, hindi nawawala sa akin. Since nung nagtuturo ko sa ACWA school, same situation yung mga taong lumalapit sa akin. For you. And ngayon, okay na sila. Mga achievers. So, ngayon, ito na naman. Kasumulan si Kian, si Darcela. So, ngayon, ito. May binigay talaga si Lord na siguro power ko na to help some little kids, diba, to go further in life. So, kailangan natin na sila i-guide. Kasi kung hindi yung sarili ng pamilya, which is tayo na lang yung mag-guide sa kanila at tumulong. Kasi sayang na lang kung mawawala sila sa dulong yung pag-guide. So, they need the love. We can easily give it naman, diba? Kahit hindi nila tayo tunay na pamilya, mabibigay pa rin natin yung pumumahal at support na kailangan nila. So, malaking bagay. And feeling ko kasi may purpose lahat ng mga nangyayari sa buhay natin. Nangyayari kay Kian, yung paglipat niya sa public school. Kumbaga, sa dami ng mga pagsubok, sa dami ng mga nangyayari. Pero ito, imbis na talagang mag-focus lang po kami sa aming anak na talagang matutukan siya. Pero mayroon pang binigay sa aming duty si Lord na talagang mas gabayan pa yung mga ibang kabataan na mga classmates niya, mga kaibigan niya na ito, ini-embrace po namin kahapon, ngayon talagang ano po sila, welcome sila dito sa atin, sa bahay natin. Kumbaga, hindi namin pinagdadamot po itong aming tahanan, nabigay lang din naman sa amin. Hindi ko naman napundar itong bahay namin. Kumbaga, nagkabahay po kami. Dahil sa tulong na rin siyempre ng Lord na binasbasan po kami, tulong ng mga kaibigan, tulong ng mga lalo na ng kamag-anak po namin. Si Tita Lina, si Tito Bong, special mention po kayo. Hindi po namin man kayo mapasalamatan po araw-araw, Tita Lina, Tito Bong, sa mga malalapit sa aming kamag-anak. Pero yun nga po, ito po, kahit na wala po kami ipon, kahit na kisimula po kami, back to zero po kami. Ito, ano po, open po ang bahay namin para sa mga classmates ni Kian, sa mga kaibigan ni Kian, na safe po sila dito, yung mga magulang po ng aming ng mga classmate ng anak ko. Ayun, safe po sila. At saka hindi lang naman talaga pag may pera kailangan mong tumulong, di ba? Kasi ako lumaki naman talaga ako ng sariling sikap ko, pero syempre kagaya ng mga batang yun, hindi namin expected na pagkakatiwalaan niya kami, which is kasi kami ni Patrick sobrang open kami dun sa mga bata, which is kahit naman kanino. And dun sa mga bata na yan, sobrang laki ng tulong na naidulot nila din sa bawat isa. Pinakakatiwalaan na nila yung isa't isa at yun yung mahalaga. At meron silang pwedeng mabigyan ng parang gabay na ay, safe ako. Meron parang natitiwala at hindi nila ako ginajudge. Ganun yung feeling nila eh. Na, kaya sobrang iyak nila. So mga mommies, yung mga taong alam niyong kailangan ng tulong niyo, or daddies, huwag kayong i-judge na, uy, baka mamaya magnanakaw yan. Kahit sa public school, hindi ganun yung mga bata. So, we don't need to judge them. So, paano mo naman love na hindi sila parang
bigyan ng importansya kasi nakita mo talaga eh, nakita po namin yung respeto nila na, di ba, yung ibang tingin sa public parang yung mga tao ay mga estudyante sa public ang tingin parang wala subas, makukulit, ganyan. Pero ito po mga classmate ko yan na nakilala po namin. Sobrang down to earth, sobrang ano sila, babait nila. Kaya matulungin, marespeto, sobrang respectful. Kaya paano man naman sila hindi bigyan ng oras or kausapin, di ba? Kaya wala, feeling ko, yun nga, parang nasabi ko mga regalo po na regalo ng Diyos. Blessed kami dahil pinagkatiwalaan po kami nung mga ibang estudyante. Tapos diba si Isabella, yung batang yung si Isabella po, siya yung sobrang, nung nakapag-open siya, bumaan yung pakaramdam niya, which is sobrang tagal pa rin niya kinigimkim yung nasa loob niya. At thankful kami dahil Isabella, pinagkatiwalaan mo kami dito, Patrick, mo, and yung bahay na to is welcome for you. Sobrang deep yung pinanggagalingan niya. She's a happy girl. So physically, masayayin siya. Pero yun nga, malaking bagay na nagsasama-sama talagang kumain ng sabay-sabay ang mga pamilya. Kasi from there, doon nakakapag-open yung mga anak eh. Pero sa mga nila, wala. Wala. Kaya dito, naramdaman nila yung pamilya. So yun. Ayun naman po talaga yung paparamdam po namin. Dahil pinalaki naman po din naman ako na talagang buong pamilya at talagang hindi katulad nila yung iba, mga separated po kayo. So ako po personally, diba? Separated kami ng ex-wife ko, pero hindi naging hadlang po yun para mapakita ko na kung gaano ko kaayos palakihin to si Kian at itry yung best ko. And thankful po ako dito nga kay Teacher Joy na, kay Joy na ano talaga, na masuportahan niya ako. Kaya yun, so maraming salamat po mga kabowlers sa pagtiwala niyo yung mga classmate ni Kian. Maraming salamat sa inyo. So welcome po kayo dito anytime. Sabihin niyo lang, chat lang kayo as long as nandito kami, as long as wala kaming ano, hindi pa busy yung schedule namin. So kaya ayun, talagang ano lang kayo, open kami dito. Okay, thank you. Thank you.